Watermarks Enterprises, kayang-kaya, pwedeng-pwede, uhaw mo ay tanggalin, pagod mo. Wala. Pwede daw bang gamitin ang deep well as water source kung sakaling nawalan ka ng nawasa? So, pwede daw bang gamitin? Actually, ang sagot ko po dyan ay depende. Merong mga deep well na talagang hindi talaga pwede gamitin sa water refilling station. At meron din mga machines na hindi kayang linisin yung deep well na para ibenta. Okay. Halimbawa, yung unang sinabi ko na depende kasi may mga deep well na sobrang alat ng water source at hindi kaya ng makina na gamitin yon. Ang nawasa, halimbawa sa client namin, summer part in Cavite. Yung kanyang Maynila water source is 90 ppm lang. Okay, ganito yung makina niya. Ngayon, yung deep well naman niya is 5,000 ppm. So, syempre, technically, sobrang alat. Ang tanong, kaya pang filterin yan? Of course, kaya. Ang problema, syempre, masisira naman po yan. Hindi tatagal ang lifespan. Although, kaya. Parang hindi ko nakikita reasonable na gamitin mo siya as a water supply. Oo, magka-product siya, pero liliit ang lifespan tong makina. So, case-to-case basis po. Ano? Pero kung ang deep well mo na makuha ay medyo mas mababa ang parameters. Halimbawa, ano po ba ang bracket na pwedeng ipasok mo sa makina? Actually, pwedeng ipasok hanggang 2,000, 3,000. Kaya lang, magbabago ka ng design. Anong design? Kapag ikaw ay naka 3,000 parts per million na water supply, dapat ang design ng machine mo is double pass. Yung pagdaan sa product and then you going to reprocess it again. Parang sa barko na ginagamit natin as a desalination system. Sinasalin po ulit natin yung finished product ng doon sa kabila. So yun yung tawag na double pass. Pero kung ang TDS naman ng inyong water supply ay nasa around 1,000 ppm lang, so pwede na yun sa single pass. Madali lang makompute. Kung nakukompute nyo na agad ng 1,000 parameters and below, yung nakuha mong deep well, actually pwedeng gamitin yon. So, pwede mong gawing parang bracket na lang. Sir, pwede bang gamitin ang 2,000 parts per million ng tubig? Oo, pwede. Kaya lang nga double pass. Pinaka-maximum na natin sa single pass, pagdating sa reverse osmosis, no? Is yung 1,500 and below. Yan na lang gamitin nating bracket. 1,500 and below, pwede nyo pa yung gamitin. Tolerable pa yon. Kaya lang, hindi na nga po siya masyadong magbibigay sa inyo ng mababang finished product. Tsaka meron palang mga nagsasabi, no? Ano daw yung salt rejection versus sa TDS? Actually, yun din yun eh. Yung salt rejection versus TDS, yun na rin yung basihan mo. Okay? Makakita mo naman yan sa membrane design. Anong klaseng membrane yung kinabit. And then, kung halimbawa, low pressure required membrane yan. Usually, yun ay 98% or 99% yung iba. Pero hindi lahat ganun. Depende po sa specs ng mga membranes. Halimbawa po, ganito. 1,000 ppm less 98%, 20 yung lalabas. So, ibig sabihin, hindi ka pa rin papasok pagdating sa purified. But still, pwede pa rin inumin. Pwede pa rin mabenta. So, yun ang kagandahan pa rin. Kumbaga, hindi naman harmful ibenta ang 20 ppm. Safe pa rin naman po inumin. So, ganun po, no? Pwede pa rin magamit. Kaya lang, case-to-case basis. Ang tanong, paano naman kung naka-mineral water ako? Paano kung mineral system yung gamit mo at hindi purified? So, syempre, hindi ka na pwedeng magbenta ng mineral na ang TDS ng water source mo is 600. Pataas. Okay? Dapat at least 500 and below ang inyong water source. Dapat ang range ng TDS mo, pwede pa sa 500, pero medyo na sobrang bigat inumin niya ng tubig na yan. Technically, hindi masarap inumin yung tubig na lalabas. Pagka ganun, kung ibebenta mo yung produkto mo na mineral water, tapos ginamit mong deep well is 500 ppm, hindi na po siya applicable. So, that's why, kapag ikaw ay nasa 500, 600, dapat purified ang system na ginagamit mo. Sa part ng Maynila, sa part ng may mga gandang water system, actually, maganda na rin po yung mga mineral design dyan eh. Kasi magbababa naman yung water supply nila. Pero ang tanong, pag nag-flush sinawasa ng tubig, kung minsan naglalasang chlorine pa din yung finished product mo. Kasi nga, lumulusot po yung chlorine doon sa system. Hindi kinakaya ng makina. Lalo kung ang inyong makina is only package na medyo mababa kung hindi siya purified. Kasi pag purified, kaya niya talagang tanggalin lahat yung mga chlorine eh. Kahit nag-flush pa sinawasa ng masyadong madaming chlorine. So, yun po yung mga case-to-case basis sinasabi ko po. Pero, ang tanong, pwedeng gamitin, pero kailangan nyo rin pong pag-aralan kung ano yung water source at anong klaseng makina yung gagamitin nyo doon sa deep well or sa nawasa. Ang tubig po, hindi po kumu malinaw, okay na, hindi. Kung minsan, pag malinaw, yun pa yung mahirap filterin.
So, totoo lang ito, tip ko sa inyo. Mas magandang filter na lang yung malabo kesa po sa tubig na medyo maalat. Mas maliit ang molecule ng medyo salty water o yung salt water compare sa malabong tubig. So, if you're going to find water supply, better to find fresh water. Kahit sabihin mo nang, ito, madumi ito, kulikap ito. Pero kapag tines mo, fresh water siya, mas okay gamitin yan, mas okay pang i-filter yan compared doon sa salty water. Okay, pag salty water kasi mahirap yung linisin. I will recommend the reverse osmosis na agad pagka ganyan. Pero kung fresh water pa yan, we can still use the mineral system. Watermax Enterprises. Oh, wow.